Po, ito, mainit po itong mga pingklawan dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po, si Pangulong Bongbong Marcos po ay pumunta po yata ng Singapore. Ayan, mga kababayan. Pumunta po ng Singapore upang manood ng F1, which is ibinalita po nitong Manila Bulletin. Kung makikita nyo po, it has not been a month and President Bongbong Marcos Jr. is already back in Singapore. But this time, to watch the Singapore Grand Prix 2022 on October 2. So Marcos back in Singapore for F1 Grand Prix. So syempre, sugudan yung mga taga-Pinklawan dyan. Ayaw na ayaw nilang makakakita ng ganyan eh. Tawanan sila dyan. Yung pangulo nyo, parelax-relax lang, panood-load lang ng F1, ng Formula 1. Ano? So, ang sagot ko naman po dyan, bakit hindi? Di po ba? Ang pangulo natin, pagod na pagod yan sa pagtatrabaho. Tayo lang po ba, mga normal na tao, ang posible at dapat merong ano, merong mga day off? Hindi po ba ang pangulo? At kahit naman po nanonood yan, isang oras o dalawang oras lang naman yan, yung panonood ng F1 na yan. Pagkatapos po, tapos na. Kahit nasa Singapore po ang ating pangulo, tatawag at magre-receive pa din ng mga calls yan. Galing po sa mga secretary niya. Kaso, etong mga pingklawan, mga anak ng ina nila, ay pinabibig deal nila yung mga ganitong ano, pagkakataon. Ako po, mga kababayan, kung mapapansin nyo, ayan ha. Kung mapapansin nyo po, ayan. Kung nakikita nyo po yung t-shirt natin o yung polo shirt po natin. Yan po ay polo ni Lewis Hamilton. Kumbaga, ang endorser po nito ay si Lewis Hamilton. Ito po yung uniform nung mga ano tawag dito, yung mga mekaniko nila doon sa F sa Formula 1 po. Petronas, ayan, Mercedes Petronas po. So binili ko po ito doon sa Singapore din po. Binili ko to sa Singapore dahil nanood din po ako ng Formula 1. At lagi din po akong nanonood ng Formula 1. Imagine niyo na lang po 'yon. Ako, simpleng tao, kaya kong manood ng F1 o ng Formula 1 at kaya kong makabili ng mga apparel na ganito. Bakit ang pangulo natin hindi pwede? Kahit man lang yung isang araw o yung weekend na pamamahinga, hindi pwede. Di po ba? Tapos ang sinasabi pa ng mga pinklawan, hindi makapunta doon sa mga flooded o doon sa mga lugar na binaha nung bagyo. Tapos ngayon, nasa F1. Nandun po ah, naka-helicopter po ang pangulo at umiikot doon. Actually, kausap niya lahat ng sekretary niya. Doon, nung panahon, nung bagyo na yon. Kaya hindi po masasabi na wala po ang pangulo doon mismo. So ngayon, ito, ini-issue nila yung F1. Kung ako po, na simpleng tao, kaya kong manood diyan sa Formula 1. Eh Mark, ano naman ang ano mo? Ang patunay mo na talagang nakakanood ka diyan sa F1. Ayan po, oh. Ayan po. 2011 pa lang po, ayan. Ayan. Date 11:24 PM. Kasi po sa Singapore ano eh, night race po diyan eh. 11:24 PM, September 24, 2011. Pinost ko to sa Facebook, ayan. Oh. Ayan po, yung nasa likod ko po is yung entrance. Papasok na po sa loob ng sa loob po nung pinaka mismong ano, mismong F1. Mismong hindi po mismo sa racetrack ah. Kumbaga, meron po tinatawag doon mga roundabout, mga grandstand kung saan po uupo yung mga manonood. So sasabihin niyo naman ng mga basher, eh nasa labas ka lang naman eh, nagpicture ka sa labas, eh hindi niyo po ba nakikita 'yan? Oh. Ayan po, may ID na po ako niyan. Kumbaga, papasok na lang po ako. Diba? Nag-picture lang ako sa labas. So, yun yung sinasabi ko. Kung ang simpleng tao kayang manood sa F1, bakit ang pangulo natin, eh ang dami nilang batikos?
Actually, ang ticket po ng F1 is affordable naman po. Hindi naman din po ganun kamahal. Yung walkabout nung time na yon is $80. Yung mga kapag nasa bandang nasa grandstand ka na, naglalaro lang po yan. Siguro $1,000 to $1,000 to $2,000 po US. So hindi po lalagpas ng 100,000. Yung mga milyonaryo po diyan sa Pilipinas, yakang-yaka po nila na bumili ng mga ganong ano, ng mga ganong ticket, ano? Pangulo pa kaya? Eh for sure, yung sa Pangulo, eh posibleng bigyan na lang po yan ng Prime Minister ng ano, ng Singapore, hindi nabibili po yan. Di ba? Ang mahirap po kasi dito sa mga taga-Pink Lawan na to, lahat babatikusin nila. Eh bakit? Presidente lang po ba natin ang mahilig sa F1? Hindi po. Ay, anyway ah, yung pinakita ko po sa inyo guys, na eto po, yung Manila Bulletin na balita, nung pinres ko po yan, para basahin po kung ano po yung nakapaloob, eh biglang eto na yung nakita ko. Page not found. Hindi ko alam kung binura nila o kung saan napunta po yun, ano? Bahala sila sa buhay nila. Gagawa sila ng ganyang report eh. So, hindi lang po ang presidente natin ang mahilig sa Formula 1. Eto din po, oh. Kilala niyo po ba yan? Oh, naka-helmet lang. Si Vladimir Putin po, oh. Hindi naman naging malaking issue to doon sa kanilang bansa. Diba? Pero sa atin, malaking issue. Si Putin po yan. Paano ko nasabi? Eto din po, oh. Oh, yan. Eto po, ayan. Kung makikita niyo po, mga kababayan, Petronas, Qualcomm, Alliance, Epson, Bose, ayan. Eto po, kung nakikita niyo tong suot nitong, actually, ano nila to eh. Kumbaga, isa dun sa mga kausap ng driver habang nagda-drive. Eto po si Lewis Hamilton. Kung makikita niyo po yung uniform nito, halos parehas po niyan yung sa akin. Ayan o. Oh. Di po ba? Oh ha? Yabang ha? Yabang. No. Sa sobrang hilig ko po na manood ng Formula 1, ayan po si Lewis Hamilton. At tingnan niyo po, sino po ba ito? Oh, Vladimir Putin. Di po ba? Pero siyempre, pag sa Pilipinas po, tapos hindi nila gusto yung Pangulo, ay nako, issue po sa kanila yan. Maniwala po kayo, issue sa kanila yan. Ano? So, patunay po ito, patunay na talagang mahilig ako sa Formula 1. Ayan, pati po, kada nood ko ng Formula 1, ayan, bumibili ako. Nakikita nyo to araw-araw dun sa mga live stream natin eh. Bumibili ako ng mga cup na yan. Ayan, puro Mercedes po yan. Diba? At madami pa po na nakalagay doon sa loob ng kwarto. Dahil talagang collection ko po yan. No? So, sa mga Pink Lawan, bawas-bawasan nyo naman yung ano, yung pagiging bitter ninyo. Hindi lang po kayo ang tao, ang pangulo din po, ang vice presidente din po, at mga congressman at mga senador po natin, deserve naman din po niyan na mamahinga. Hindi lang po kayo ang may deserve ng weekend pahinga. Sila din po, ano? So, muli po, ako'y magpapaalam na at alam niyo naman po, Sabado ngayong araw na ito at medyo iinom-inom naman tayo ng konti at mag-happy-happy naman po tayo. Kagaya din nyo po ako, simpleng tao, normal na tao at kailangan ng pahinga at ng kailangan ng konting happy-happy. Muli po, shoutout po kay Ma'am Course Channel, Adelina Binoya, Judith Videomaker, Ginomar Gonzalez, LB Soriano. Maraming salamat po, lalong-lalo na yan, watching from Long Beach, California. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.